Okay, alhamdulillah. Sino ba itong magsalita kanina? Sino yung magsalita? Si Khalid. Ito, may panauhin tayo rito na gusto rin nagbalik Islam din. Gusto rin niyang maibahagi ang natutunan niya sa pagiging Muslim niya na sumusunod at tumatalima sa kautosan ni Allah. Gusto niyang i-share sa inyo dahil ito po ay dati-rati isang hindi Muslim. Ngayon, alhamdulillah. Ito, Brother Khalid, sa iyo na ang titulo. Huwag ka lang maano, di ba? Ganyan lang. Okay. Okay. Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Ismail Amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan, ako pala si dating Kristiyano na Roderick Dinglasan. Ngayon, Khalid Dinglasan, tubong Bacolod, Negros Occidental. Ako'y may ibabahagi sa inyo na kaunting kalaman na aking natutunan sa dito sa Islam. Ang pamagat na aking ibabahagi kung bakit tayo nandito sa mundo. Ano ba ang dahilan? Bakit ba tayo nabubuhay? Ano ang halaga ng buhay natin dito sa mundo? Ito ang mga tanong na naiisip ng tao sa oras na kanyang gamitin ang kanyang kaisipan. Mga katanungan na maaaring maging palaisipan sa araw-araw. Maging sa kanyang pamumuhay. Dahil sa likas na talino at pag-unawa ng tao kung paano siya nilikan ng ating Panginoon, ito ang dahilan para hanapin niya yung katotohanan kung bakit nga ba siya nilika dito sa ibabaw ng mundo. Ito ang bigyan natin ng kasagutan. Ito ang bigyan natin ng kasagutan ang tanong na ito. Dahil sa tanong na ito, nagpapagalingan ang mga tao na nagsasabing sila ay matatalino. Kanilang itinuturing na ang buhay sa mundong ito isang katang-isip lamang, nalilipas at walang saysay. Ang sabi na nag-aaral ng pilosopiya, ang buhay ay walang saysay dito sa ibabaw ng mundo. At ang marami ay nagsasabi, ang buhay dito ay nangyari dahil lamang sa panahon at pagkakataon. Ang ilan ay nagsasabi, ang buhay ng tao dito, ang tao ay nanggaling sa unggoy. Ito ay hindi natin matatanggap dahil sa paniniwala natin, ang lahat ng nilika ay nanggaling sa ating Panginoon. Dahil sa ganitong kadahilanan at pag-iisip at katayuan ng isang tao, ang kanyang naging ugali ay masawal pa sa isang hayop. Ito ang nagtulak sa kanya upang gawin ang mga ipinagbawal at maghanap ng kaligayahan. Sila ay nakahanap ng panandaliang kaligayahan. Dito, nahanap nila yung pagganap ng kaligayahan, nakita nila yung pag-iinom ng alak. Ito lumaganap, pati ang pagsakit sa kanilang kapwa, ang pananakit sa kanilang kapwa. Lumaganap ang kalaswaan at mga nakalasing na mga inumin. Sa ganitong kaisipan, nawala ang alaga ng buhay ng isang tao. Kanilang inaabuso at minsan, tuluyang pinapaslang ang kapwa-tao na walang mabigat na kadahilanan. Nangyari ito dahil hindi nila alam ang totoong kadahilanan kung bakit sila nabuhay o bakit sila nilika dito sa ibabaw ng mundo. Ang Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ginawa niya malinaw kung bakit tayo nilika dito sa ibabaw ng mundo. Ang sabi niya sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang malapit na kaulugan sa wikang Tagalog ay hindi ko nilika ang mga engkanto at mga tao maliban lamang sa sambahin nila ako. Dito sa Islam ay napakalinaw
ang dahilan kung bakit tayo nandito sa ibabaw ng mundo. Ito upang sambahin lamang ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim ay hindi gagawa ng bagay na hindi naayon sa kanyang sarili. Kanyang pinangalagaan, ang kanyang sarili, kapaligiran, ang lahat ng kanyang gagawin ay para lamang sa ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang ayah na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ang paliwanag dito sa malapit na kalugan sa wikang Tagalog, siya na lumikha ng kamatayan at buhay na walang upang masubukan niya kung sino sa inyong pinakamahusay sa kanyang gawa, sa kanyang asal at pag-uugali. Siya ay sukdul na makapangyarihan at lubos na ang pagpatawad. Ang buhay natin dito sa mundo, ito ay malinaw sa pagsubok sa ating lahat upang makilala kung sino ang mabuti at masasama dito sa mundo. May buhay at kamatayan, may kalusugan at karamdaman, kaguluhan, saya at lungkot. Ito ay pangyayari upang masukat ang ating mga pananampalataya. Kung sino man ang mawalan ng kayamanan ngayon, maaari itong makabawi. Sino man ang mawalan ng kalusugan sa kasulukuyan, ito ay maaaring makabawi. Ngunit kung sino man ang mawalan ng pananampalataya, ito ay patay para sa ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang mananampalataya na palaging dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang isang hindi mananampalataya na hindi binabanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katumbas na patay at buhay. Ang pananampalataya, ito yung mga Muslim na palaging dumadakila. Sila yung buhay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung mga kapatid natin, yung mga kababayan, na hindi nila kinikilala at hindi sila tumatanaw ng utang na loob sa lumika sa kanila. Ito yung patay. Patay sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon na tagapaglika. Ang mga bagay na ito, upang malaman natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay dukul sa sangkatauhan. Dahil alam niya ang lahat bago pa tayo nilika. Ang mga pangyayaring ito sa ating buhay at kumpirmasyon, basihan sa araw ng paghukom. Ang mga taong papasok sa impyerno, sila ay karapat dapat na parusahan. Ito ang basihan ng taong papasok sa paraiso, sila ay dapat magangad ng awa o abag ng ating tagapaglika. Nung tayo mga nasa sinapupunan pa ng ating ina, tayo ay kanilang inalagaan. Ang ating mga magulang ay nagangad tayo na maging malusog. Nagangad sila na maging malusog at walang kapansanan. Ingat na ingat sila sa ang ating mga ina sa kanilang mga kinakain at ginagalaw. Habang sila ay nagdadalang tao upang tayo ay iluwal na malusog at matiwasay. Ito ang halaga ng buhay natin sa sinapupunan nung hindi pa tayo nakalabas dito sa mundong ito. Ito ang lubos na kasiyahan ng ating mga magulang. Ngayon tayo ay sinilang, tayong lahat at silang lahat. Nung tayo ay isinilang, tayong lahat ay umiiyak nung tayo isinilang dito sa mundo. Habang sila ang nasa ating mga paligid ay natutuwa. Naway sa ating pagpanaw, tayo naman ay matutuwa sa ligaya habang sila ay umiiyak dahil ayaw kanilang mawala. Dahil ikaw ay isang mabuting tao at may takot sa ating tagapaglika. Ito ngayon
tayo nandito pa rin sa ibabaw ng mundo. Narapat na ingatan natin ang ating buhay, ang pagkain, gawain, pananalita at pakikitungo sa ating kapwa. At ang mahalaga ay gagawin natin basihan para sa buhay natin, pangkabilang buhay. Kung ating mga magulang ay napaligaya natin nung tayo ay sinilang, paano pa kaya ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon, kung tayo ay magtatagumpay dito sa mundong ito, sa kanyang mga kautusan? Ibig sabihin, kung sundin natin yung kautusan ng ating Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre matutuwa siya sa atin. At hindi lahat ng mananampalataya ay nakakapasa sa ganitong mga pagsubok ng buhay. Ang totoong mananampalataya ay natuto sa mga pagkakamali sa kanyang mga nagagawa. Gagawin niya lahat upang hindi na niya muling gawin ang mga pagkakamali. Ito ay kanyang gagawin sa kanyang paglaki at pagganap sa mga darating pang pagsubok sa kanyang buhay. Kung hindi natin alam at kung hindi alam ng tao ang halaga ng buhay niya dito sa ibabaw ng mundo, siya ay mababaling sa mga bagay na kanyang nakikita lamang. Kahit sa masasamang paraan, ito'y kanyang kukunin kahit mananakit pa siya sa kanyang kapwa. Ang isang matagumpay na tao ay iyaong nakukuntento sa oras man ng kaginawaan at kahirapan. Ang pagiging kontento ay nanuwaan lamang ng tao kapag alam niya ang biyaya nito. Naramdaman ng isang tao ang kapanatagan sa oras na matalo niya, ang inggit at ang kagahaman sa kanyang, ng kanyang sarili sa mundong ito. Hindi niya ipagpapalit ang kaligtasan sa kakaunting bagay na kanyang pandaraya sa kanyang kapwa. Bigyan natin ng pansin ang mga tao na may mahaba ang katayuan sa buhay kaysa sa atin upang makita natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa oras na makita natin ang katayuan ng iba na mas mababa sa atin, dito tayo matutong magbigay at magpasalamat sa mga ibinigay ng biyaya ng ating tagapaglikha, ang ating Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mga bagay na dapat kukuntintuhan natin kung anong mayroon tayo ngayon. At dito tayo magpapasalamat sa mga pagsubok na gawin natin basihan para magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng mundo. At sino man ang magangad na mga bagay na wala siya, ito'y kanyang ipanalangin sa ating Panginoon. Dahil lahat ng panalangin ng isang tao ay ibibigay sa kanya ng ating Panginoon kung yun ang narapat sa kanya. Katulad kanina na sinabi ng ating kapatid na isang haligin ng pananampalataya ay yung kadar, ang tadana. Yun natin ang hindi sa mga mananampalataya, magtiis tayo dahil yun ang sabi na subhanahu wa ta'ala. Ang pagtitiis ay kasama sa pananampalataya. At may ayang, may sinabing alas, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wa may yagtagi gairal islami dina fayayugbala minhu wa fil akhirati minal qasirin. Ang malapit na kulugan sa wikang Tagalog, sino man ang maganap ng ibang reliyon o din ng ibang reliyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay mapabilang lamang sa mga talunan. Kung nalaman lamang ng tao ang kanyang kadahilanan sa kanyang paglikha dito sa ibabaw ng mundo, ay kanyang mapapakinabangan at matiwasay. Ang ating responsibilidad ay hindi lamang sa ating sarili. Meron din responsibilidad sa ating kapwa nilika sa ibabaw ng lupa man o karagatan, ang mga alaman at mga kapaligiran. Ito dapat nating ingatan dahil sila rin ay may mga buhay. Kung naunawaan ng bawat tao ang halaga ng kanyang buhay, iingatan nila ang kanilang mga sarili. Iingatan ang lahat at hindi sila mananakit sa kanilang mga kapwa sa salita at hindi sila gagawa
ng masama laban sa kanilang kapwa. Anumang paraan, sila ay magpapalaganap ng kapayapaan. Ngayon aking mga kapatid na nakinig, nakita ninyo ang halaga ng buhay sa aking naibahagi sa inyo. Huwag mo itong sayangin. Wala kang bula ang bagay. Ang bawat segundo ng ating buhay na lumipas ay hindi na natin maibabalik. Ang ating kabataan ay hindi natin maibabalik. Ang mahal natin na mga binawian na ng buhay ay hindi natin maibabalik. Kaya magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil tayo ay maaari parang magbalik loob sa pagsamba sa Kanya. Siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagpatawad at ang mahabagin. At ang aking mga kapatid at mga kababayan, iniimbitahan ko kayo sa pananampalataya Islam. At kung kayo may mga katanungan, handa namin sagutin sa abot namin makakaya. At iniimbitahan namin kayo sa pag-aaral, sa Islamikong pag-aaral. At para malaman ninyo kung ano yung mga bagay o batas dito sa loob ng Islam. At kung ano ang makagandahan nandito sa loob ng Islam. Alhamdulillah, sa oras na ibinigay sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako yung nagpapasalamat na kayo aking nakasama at kayo aking nakasalamuha at ako'y nakapagbigay ng kaunting kalaman sa inyo. Inshallah, sa sunod ng mga pagkakataon, ako'y makapagbigay muli sa inyo ng kaunting kalaman na ibahagi ko sa inyo. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig at sa aking ustad na nandito ngayon. Alhamdulillah, sa binigay niya isang oras sa akin. Alhamdulillah, papasalamat ako ng buong puso. At sa mga nasabi kong magagandang pananita, ito inyong tanggapin, bagkos ito ay galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa mga bagay na aking mga nasabi na medyo hindi maganda sa inyo, ako'y umihingi ng paumanin. At hanggang dito na lamang ang aking may babagi. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diyan ka lang kapatid. Kasi may condition kaya ta ngayon eh. May gigisa sa'yo ngayon. Lalo lang, ganda ng paksa na pinilakay ni Brother Khaled. Sa mga may magtatanong dyan, welcome po kayong manaliksik at magtanong tungkol sa mga paksa na tinalakay niya. May mga mahal na tagapakinig, o dyan, may magtatanong ba dyan? Bro? Wala yata magtatanong sa'yo eh. May Alhamdulillah. Ganda ng mga tinalakay mo, brad ah. Biruin mo. Bigyan mo na regalo. Ah, ito. Tagit na brad, may regalo ka. Ano ang gusto mo, sabon? Ha? I love you. Asa mo yung size? Tatlo. Ino, isa. Isa. Dalawa, tatlo. One. Two. Two. I love you. Alhamdulillah. So, dito, kung sino yung may magtanong at magbahagi ng kanyang mga kaalaman, ay magbigay po kami ng mga regalo. Oh, kahit anong reliyon, mga Hudiyo, Budismo, ha? Yung kahit saan sa lupalop sa mundo. Oh, pwede sila, pwede kayo rito magano magigaw-yagaw. Oh, anong oras na mga inustad? Yata ng ano na eh. Huh? Wala pa? Tagal pa? Oh. Alhamdulillah, bismillah. Oh, may 20 minutos pa pala. Oh, mga mahal na tagapakinig, kung sino may katanong dyan? Ikaw, Brad, may katanungan ka? Ha? Wala kang katanungan? Ha? Patayin mo muna, sayang yung...